Bumaba pa ang tingin ni Katrina hanggang sa makita ang suot ng lalaking swim trunk. Dito rin niya mapigil ang mapakagat labi nang makita ang kaumbukan nito sa harap. Napalingon siya sa mga kasamahan na tila pareho rin ang tinitingnan ng mga ito. Nanlalaki naman ang mga mata ng dalawang matatanda. Mas lalong nainis si Daniel sa nakikitang reaksyon ng babae sa nakikitang figura ng bagong swimming instructor namang ito, kaya agad niyang inutusan itong unahin na nito ang anak na si Justine na agad namang tumalima. Lahat ay tinungo na ang pool pero naiwang nakatigalgal si Katrina. "How is it? Malaki ba?" ani ni Daniel. "Oo, malaki." Wala sa sariling nasambit nito na tila baggising na nananaginip. "Gusto mo ba?" muling tanong ni Daniel. "I like that." Muling tugon ni Katrina na nakatitig pa rin sa bagong instructor. "Kung paliparin kaya kita sa tubig, imbis na paglanguyin." Mataas na boses ni Daniel dahil tuluyan na siyang nainis. Tila ba pinagnanasahan pa nito ang lalaking kinuhang instructor nila. Tila ay biglang nagising si Katrina nang marinig na galit ang boses ng lalaki. "Ano ba? Bakit ka ba naninigaw? Sambit ko dito." "Ikaw, nakakita ka lang ng machong katawan ng lalaki. Naglaway ka agad." Talak niya sa akin. "Naglaway? Di ba pwedeng humanga lang ako? Da, ang ganda kaya ng katawan." Aniya rito na tila mas lalo pa nitong kinagalit. "Di hamak na mas maganda naman ang katawan ko doon." Ani ni Daniel na kinatawa ng malakas ni Katrina. Siningit pa talaga ang sarili. Selos pa more. Natatawang buni sa isipan. Nabigla si Katrina sa pagkukumpara ng lalaki sa sarili at sa bagong instructor. Tama naman ito, pero anong ibig nitong ipakahulugan sa pagsasabi noon sa kanya? "Bakit, sinabi ko bang mas maganda ang katawan niya sa'yo?" Bara niya rito at kita ang pagtaas ng kilay nito sa sinabi. Natigilan naman si Daniel sa sinabi ng babae. "Bakit ba niya ikinumpara ang sarili doon sa lalaki? Nagkaroon tuloy ito ng pagkakataon upang barahin siya. Kung makatingin ka sa ano niya, et tila hinuhubaran mo." Pang-iiba niya ng usapan. Ang alin, maang-maanga na tanong niya dito. "Sus, kunwari ka pa." "Halos mapakagat dila ka pa nga eh. Este, labi pala." Nanlaki ang mga mata ni Katrina sa sinabi ng lalaki. Pati pala iyon ay napansin nito. E ano magagawa niya kung medyo bulgy ang hinaharap ng lalaki? "If you see naman, ay mas malaki ang muscles ko doon." Anito na pinagdiinan pa ang salitang muscles. Mas lalo pang nanlaki ang mata ni Katrina sa sinabi ng lalaking kaharap at napaawang na rin ang bibig. "Ang bastos mo?" Singhal dito sa tinutumbok nito. Mas lalo siyang nahalayan sa sinabi nito. "Wala akong sinabing mali. Baka ikaw ang bastos. Iba siguro ang iniisip mo." Tudyo nito sa kanya. "Sabi ko, muscles. Muscles sa puwet." Paglilinaw niyang natatawa nang makitang pulang-pula na ang mukha ng babaeng kausap. "It seems you're thinking something. Kung gusto mong tingnan, pwede rin." Bulong na asar pa nito, saka tinungo ang isang bench at saka nahiga roon. Nagigigil na naman si Katrina dahil sa pangatlong pagkakataon ay naisahan na naman siya ni Daniel. Inis na inis man rito ay wala siyang nagawa kundi ang puntahan na lang ang lahat upang matutunan kung paano lumangoy. Matapos ang halos isang oras at kalahati ay medyo nakakaalalay na siya. Mabuti na rin iyon. Nakita niyang medyo seryoso ang instructor nila.
Guwapo, pero hindi man lang nangiti at kung magsalita ay paiwas pa. Tuwang-tuwa siya nang sa wakas ay medyo alam na niya. Sa sobrang katuwaan ay halos mapayakap siya sa lalaking katabi na nagtuturo sa kanya. Napatuyo si Daniel sa kinahihigaan nang makitang yapusin ni Katrina ang lalaki sa sobrang tuwa. Oh my God! I did it! I did it! Masiyang sigaw nito. Nang makitang nakahawak pala sa lalaki, ay nahihiya siyang bumitaw. Sorry, na-excite lang ako. Nahihiyang bumitaw rito saka mabilis na hinanap ng mga mata ang boss. Nang maya-maya ay nagsalita ang lalaki at sa pagkakataong iyon ay hindi napaiwas. Okay lang po ma'am. Anito at nakita ang bungi nitong ngipin. Bigla ay tila na turn off siya rito. Peste, natanso ako dun ah. Aniya sa isipan. Sayang, ang gwapo nito. Pero pahamak ng ngipin iyan, hindi bagay sa itsura nito. Sa bagay, kung ito ang magiging boyfriend niya, ay okay rin naman. May pustiso naman. Sa naisip ay hindi niya mapigilang mapangiti na naman. That's enough! Malakas na sigaw ni Daniel. Hindi na niya matagalan pa ang nakikitang yapusan at ngitian ng dalawa. Hindi niya alam kung bakit nagseselo siya sa instructor na napili niya. Kinagabihan, kapapatulog pa lang ni Katrina ng mga bata nang muling makaringan ng tinig buhat sa kanyang earpiece. Hello? Mahinang sagot dito. Katrina, we need your help. Tinig iyon ng isang kasamahan. Why? What's happening? Nagtatakang tanong sa mga ito. Tila may tensyon sa tinig nito. Alex is in trouble. We need your help. We locate her already. Tura ng nasa kabilang linya. Batid niyang si Mina ito base sa timbre ng boses. Dinala siya ni Blackman sa isang isla. We need backups if ever. Anito. Kailan nito balak lumusob? Tanong agad niya. Hinihintay pa namin ang go signal ni Greenbelt, but be ready. Anito, saka nawala sa linya. Muli na siyang nagpatuloy sa paglalakad nang matapat siya sa silid ni Daniel. Mula sa silid ng mga bata, sa ikalawang palapag ng bahay, ay madadaanan niya ang silid ng amo pababa sa hagdan kung saan nasa ibaba ang silid nila. Saktong napatapat siya nang maulinigan niyang tila may kausap ito. Kaya naisip ang osyosohin kung sino at ano ang pinag-uusapan ng mga ito. No, hindi mo makukuha si Justine sa akin. Never! Legally adopted ko na siya kaya ikaw wala ka ng karapatan sa kanya. Malakas na tura nito. Okay, then file a case. Magkita na lang tayo sa sugado. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Maswerte ka nga at hindi kita kinasuhan ng ipaako mo sa akin ng anak mo na hindi naman sa akin. Singhal nito na tila galit na galit sa kausap na babae. Nagulat siya sa narinig. Hindi niya nga anak si Justine. Aniya sa isipan nang biglang matabig ang isang bagay na naroroon. Lumikha iyon ng ingay na agad niyang kinabahala hanggang sa marinig niya ang mga yabag na papalapit sa pintuan. Mabilis siyang nagkubli sa isang gilid. Abot-abot ang dalangin na sana ay hindi siya nito makita. Narinig ang pagbukas nito ng pintuan niya nang makitang tila hinahanap ang nakagawa ng ingay ay bigla siyang nabahala dahil konting lakad na lang nito ay makakarating na ito sa kinaroroonan niya. Meow! Panggagaya niya ng huni ng pusa. Nakita niyang bumuntong hininga ito nang marinig nito ang nilikhang huni. Pusa lang pala, dinig na wika nito
Saka naglakad pabalik ng kwarto. Nang maya-maya ay nahinto ito. Paano magkakaroon ng pusa dito? Tinig na tanong nito sa sarili. Shit! Mahinang sambit nang marinig ang huling sinabi nito. Kasabay ng pag-usal na sana ay bumalik na ito sa silid nito. Muli naman itong nagpatuloy sa paglalakad at narinig ang pagsara ng pintuan. Maluwang ang ngiting lumabas sa pinagkukublihan at muling tumapat sa silid nito. Para makababa na sa hagdanan, ngunit hindi pa man niya naihakbang ang mga paa niya pababa sa hagdanan, ay muling bumukas ang silid nito. Kasunod ng isang pamilyar na huni. Meow meow! Nakakalokong ulit nito sa ginawa kanina. Agad siyang napabaling dito at nakita ang nakangisi nitong mukha. Why do you need to hide and pretend that you're a cat? Tanong nito sa kanya. Wala siyang maapuhap na isasagot dito, pero ayaw niyang patalo this time. Wala lang, trip ko lang. Anya rito. Nakita niyang napakunot noo ito. Huwag kang mag-alala. Next time, aso naman para maiba. Tawang turan saka bumaba upang makawala sa pang-uusisa nito. You're crazy! Dinig na turan nito. I love you! Tugon na sagot dito kasabay ng isang flying kiss sa lalaki. Nakita niyang natigilan ito nung sinabi kong I love you. Kaya mas lalo pa niya itong inasar. Good night, dream of me. May kalakasang wika para madinig nito dahil nasa ibaba na siya. Hindi tuloy maiwas ang mapangiti na Daniel sa kalokohan ng babae. Kahit papaano ay nalugod ang puso sa pagsasabi nito ng I love you. Kahit alam niyang biro lang ito. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip na marahil ay narinig siya nito. Habang kausap si Janice, malalim na ang gabi at ang lahat ay tulog na. Alam niya iyon. Sa halos 2 linggo na pagtira doon, ay halos kabisado niya ang lahat ng rutina ng mga tao at pasikot-sikot ng bahay. Mabibilis ang mga paa ay narating ang controller room ng bahay. Bodega iyon, ngunit naroroon nakaset ang lahat ng isang desktop kung saan nakadirekta ang lahat ng recording sa mga CCTV sa buong kabahayan. Mabilis ang mga kamay na binuksan iyon at itinipa ang password. Napaisip siya kung ano ang password noon. Try niya ang buong pangalan ng lalaki. Password is incorrect. Basa niya sa monitor. Muli siyang napaisip hanggang sa sinubukang maging ang lahat ng pangalan ng mga anak nito. Ngunit iisa ang sinasabi. Password is incorrect. Muling basa at napatimang tingin sa monitor habang nakatingin sa 3 salitang nababasa roon. Password is incorrect. Ulit niya sa isipan. Mabilis na natampal ang noo nang mapagtantong password is incorrect. Basa sa lumalabas na screen. INCORRECT. Pag-iisa niyang bigkas habang tinitipa ang bawat letra ng incorrect word hanggang sa bumukas iyon. Napatawa pa siya sa kabubuhan. Halos kalahating oras din siyang kinakalikot iyon para buksan, pero sinasabi pala nito ang sagot. Nagsisimula ng makaramdam ng kakaiba si Daniel kay Katrina. Pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. At paano niya mamahalin si Katrina kung ito pala ay may ibang pakay sa pagpasok sa buhay niya? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!